Hello mga kaibigan, magandang buhay. Ay, meron na naman ako dito ang gagawing TV. Makwento ko nga sa inyo, ano. Ito yung TV'ng ginawang ko ng ano eh. Saan yung tatak niya, pero ang makina nito yung nabibiling mga ano baga, universal board. Ito yung ano eh, ibinenta ko na ginawan ko ng ganun, yung pinalitan ko ng makina. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Maganda pa, oh. At ito ay ang sabi nung mayari eh ano, na sirit para daw may nagsasangag sa loob. At dito naman sa cup, pagka tinatanggal ko to, ang ginagawa ko dyan, kumukuha ako ng ano, screwdriver na mahaba, yung rapag kagaya nito, and then kumukuha ako ng yung ano lang, yung may alligator na to. Yan, ganito. Nilalagay ko siya sa ground. Hanapin natin yung ground. Sa kabila. Yun. Ito. Yan. Kailangan yung may alligator clip. Tapos ikiklip nyo lang to. Yan. Tapos lalo na pagka yung bagong buhay doon sa hindi pa nakakaalam, pero yung mga master dyan alam na yan. Sa newbie lang ito, hindi alam. Susundot nyo to dyan, oh. Yan. Siguraduhin yung hindi nakasaksak yung TV, ha, kasi may mga discharge yan eh. Yan. Mga kahit mga 1 seconds lang. Yan. Magdi-discharge na yan. Yan. Tapos nyan, no, pwede nyo na siyang tanggalin. Tiner lang ipanglilinis nyo rito. Linisin mo nyan yung tiner bago natin na tatanggalin yung natin, kukutkutin yung dating nakadikit dito, yung may mga excess na ano, pintura. Ito tiner to eh, ito. Linisin nyo ng malinis para dikitin siya ng ano, pintura. Na-featured ko na rin ito sa mga previous kong video. Ganito ginagamit ko dyan, no? Primer red oxide. Mga kaibigan, hindi ako nag-endorse ng ano, ha, mga pintura. Kasi ano yan eh, oh. Yan lang ginagamit ko. Tapos may kasama itong catalyst, pero hindi ko na sinasamahan siya ng catalyst. Pwede na yung ito, puro iano mo dyan. Pagkalinis na ito, pipinturahan natin. Kaya kasi minsan umano yan eh, lumalabas yung high voltage. Pag lumabas na yung high voltage dito, ayun, masisira na yung cup. Kailangan malinis na malinis para lapat na lapat yung kanyang cup para hindi siya sumisingaw.
Ito, lalagyan na natin. Oh. Dito. Gamit ang brush. Yan, medyo lakihan ninyo yung sakop ng bilog. Tsaka kailangan medyo makapal-kapal. Huwag lang ninyong kukulapulan yung ano, lalagyan yung gitna. At doon nagkocontact yung kanyang flyback eh. Bakal na yun eh. Ayan, okay na yan. Kakapal-kapalan lang nyo ng konti para talagang hindi siya nag-ground. Tapos patutuyuin mo yan ng overnight. Yan, tapos bagong palit yung cap ng flyback. Ang ganda na niyan, hindi na yan mag sisingaw diyan. Okay, ganyan lang ang gawin niyo. Ito ipapalit natin. So yun nga mga kaibigan, at update na lang tayo sa kung paano maglagay ng universal board sa TV. Kamukha nito, itong ginagawa ko ngayong TV ay ano to, Sanyo. Sanyo yan eh. Ito kasi yung dati kong ginawa ng ano, nilagay ng bagong board. Ito na nga yung universal. Ito ibinenta ko. At may mahigit siyang taon na, ngayon lang uli bumalik. At na ano nga yung kanyang ano, to sumingaw yung kanyang flyback. Dito lang naman sa cup. Ayun nga, napalitan ko na. Kagaya ng dati, sabi ko nga sa inyo ay ipapaliwanag ko sa inyo. So yun nga, ang mahirap lang din eh, pagka yung maglalagay ka ng bagong board ay imo-modified mo itong video niya. Kagaya nito, ayan oh. Kung makikita niyo siya, nilagyan ko pa siya ng epoxy para lang mag-fit dun sa kanyang puwet, yung takip, kasi hindi maipasok eh. Yan, dyan lang kayo mahihirapan sa pag-modify nyan. Yan. At saka doon sa yung board na original nitong Sanyo, kung tatanggalin nyo, yung mukha nun para lang mag-fit yung mga pindutan, kung makikita nyo, ayan. Kinat ko siya, yung harapan lang. Kinat ko para lang yung sa pindutan niya magmatch dun sa pindutan sa harap nitong ano, nitong TV. Kasi itong nabibiling universal board, may kasama na rin itong pindutan na isang board lang siya na ganyang kahaba oh. Mga ganyan lang kahaba. Eh, hindi naman siya pwedeng isalpak doon. Kasi nga, eh, siyempre, hindi siya match. Yun, kung naiintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Ayan, minodified ko rin siya. Ginawang ko siya ng, ano na lang, wiring papunta dito sa kanyang, ito. Ito yung kanyang, ano eh,
wiring papunta dun. Ito naman ay sa ano ito, sa remote control. Yun, sa remote control nandun yun, sa dulo yun o. Oh. Ito yung wire na yun, ito. Yan, kung makikita nyo. Ito yung wire na yun. Ito, ito. Bali, dalawang wire yan eh. Yung isa sa, ano siya, sa pindutan. Ito, dun. Yan o. Oh. Yan, sa pindutan ito. Itong wire na ito. Yan, kung makikita nyo. Yan. So, bali, dalawa yan sa remote control at sa pindutan. Yun lang ang imo-modify nyo. Madali lang naman, susundan lang nyo yung... Susundan nyo lang yung kanyang configuration ng ano sa remote control at saka yung sa switch. Oh, may supply lang naman na ano yan, 5 volts. So ganun lang. At saka syempre yung sa yoke naman niya, ito yung sa yoke. Ay ito ang wire niya, ito tatlo. Yan. Yan ang sayok niya, ito. Yung black, white, blue, tsaka red. Dalawang saksakan ng yoke niya eh. Isa dito sa malapit sa flyback. Makikita nyo. Yan. Yan. So may flyback. At saka ito, isa ito. Itong isang ito, ito ay nakakonect sa, ano, nakakonect ito dito sa horizontal, itong black and white. Ayan yan, ito. Yan, ito yung white at ito yung black. Yan ang horizontal niya. Ang vertical niya ay itong red at saka yung blue. Ito siya. Yan. Itong blue, itong red ay nakabukod rito sa malapit sa flyback niya. Mm. Kasi pag sa unang kabit niyo nito, ang picture niya maliit. Minsan may guhit sa mukha niya. May guhit siya. Kaya hahanapan nyo dito ng itong pin na to. Hahanapan nyo siya kung saan siya fit. Basta ito lang red na ito. Minsan dito siya nakalagay sa ano, sa pangalawa. Minsan dito sa pangalawa. Ito. Yan, pangalawang yan. Yan, sa pangalawa. Minsan dito. Minsan dito. Basta hahanapin ninyo yung pit sa kanya. Basta ito lang ang babaguhin nyo. Ito, itong red na to. Itong sa vertical niya. Pagka sinaksak nyo dun sa una, hindi ang picture niya ay maliit, ililipat nyo siya dito sa pangalawa. Hanggang sa makuha nyo yung tamang pit sa screen. Yan. Tapos pagka buo na siya sa screen, at meron pa ding maitim dun sa top and bottom ng screen, ang gagawin nyo naman is kukuhain nyo na yung ano, kasi may kasama yung remote control eh. May kasama itong remote control. Ang remote control niya, ito. Ito, ganito ang remote control niyan. Yan. Ito ay mayroong setup ng ano sa service mode. Kung makikita niyo yung butas na yun, yun. Kukuha lang kayo ng kasya para pumasok doon. Nakasinlaki din yung butas na yan. Pipindutin lang yan. Meron yung ano sa loob. Pipindutin nyo yan. Iaharap nyo si Pre dito sa TV. Yan, lalabas yung service menu. At mamaya pakikita ko sa inyo kung paano ang pag-ano ng sa service menu. Okay? Maliwalag na sa inyo. At
kung may katanungan pa kayo, ay comment down below at sasagutin natin yan. Dito naman, tungkol naman dito sa CRT niya, basta't mga tube na sanyo, gaya ito sanyo, LG Sharp, wala na kayong babaguhin dito, wag lang yung sa Sony, wala na kayong babaguhin dito, kasi yan dito, sakto sa fit siya dito sa kanyang CRT. Tama yung kanyang connection ng heater at saka ng ano, mga cathode. Tama lang siya. Wala na kayong babaguhin dito. Yun lang. Basta tandaan nyo, ano lang, tube lang lang ano ha. LG Samsung pwede. Samsung LG Sharp. Yan. Pero any kind of TV, basta wag lang yung Sony. Halos lahat ng kanyang CRT socket dito sa tube ay ano siya, fit siya, okay siya, fit. At kung halimbawa namang hindi nyo alam ang connection, susundan lang din naman ninyo yung halimbawa yung dating nakakabit dito na ganito na CRT board. Chikapin ninyo kung saan nakakonect yung screen, yung cathode. Tatlo ang cathode nito na gumagana. Tapos heater, yung ground. Susundan nyo lang yan para hindi kayo malito. Pero fitted lahat yan. Parehas lang ang connection. Yun namang sa heater at saka yung sa ground. Kahit magkabaliktad yun, pwede yun. Yun namang sa cathode nito eh. Siyempre may supply na ano yun, 180 yun, galing dito yun sa board eh. Galing din yun sa flyback. Okay. Comment na lamang kayo kung meron kayong hindi naintindihan. At mamaya, ay pakikita ko sa inyo yung service mode dito. At saka nga pala yung sa ano, kaya yung pagmumodified nito, kung makikita nyo yung switch na yan. Yan. Yan, ginawa ko na lang din niya ng paraan para mag-fit dito, para pag-pindot niya doon, okay siya. Kasi yung dating switch nito, tinanggal ko eh. Dahil hindi siya pwede, pag inilalagay ko itong board, sumasangkod, hindi maganda ang fit. Kaya ang inilagay ko, yung original na kasama ng motherboard na switch, kasi may kasama din ang switch yan eh. Yan nga yung switch niyan eh, pag bibili kayo niyan. Yan. Minodified ko na rin siya. Ginawa ko siya ng patungan. Ito, may lock pa nga din eh. Oh. Ako na ang gumawa niyan eh. Yan. Yung mga lock na yan para hindi umiso dito pag pipindutin mo dun sa labas. Yan oh. Kung makikita nyo. Itong mga ito. Yan. Ayan pa. Tapos ito nga yung switch yan. Ang ginawa ko na lang ng paraan yan. Para lang siya mag-fit dun. Yan kung makikita nyo. Siguro naman kita nyo. Yan o. Nakadikit lang yan. Ini-epoxy ko lang yan. Para matibay. Ang gamit kong epoxy dyan yung steel epoxy. So, yun lang. Sana naintindihan nyo ako. Okay. Mamaya naman, pag testingin natin ito at mamaya, pag okay na siya, at pakikita ko sa inyo yung pag-ano ng service mode. Okay. Ayun mga kaibigan, tuyong-tuyo na to. Pwede ng testingin. And then mag-check up muna tayo dito kung meron siyang mga cold shoulder, yung mga angat-angat. Titingnan muna natin bago siya testingin. At ayan, meron pa mga kasunod. Meron pa sa loob na amplifier. Atin munang sasairin yung mga cold shoulder. Ang dami.
Ang dami na rin siyang mga angat. Atin munang sasairin. Yun, ito mga kaibigan, okay na siya. Medyo malabo nga lang dahil nung chinikap ko yung kanyang yoke, mahina na yung ringer niya. Pero pwede na rin tiyagaan. Lilinaw pa yan pagka napalitan ng yoke eh. Yan. Ito mga kaibigan, pakikita ko na sa inyo yung ano, sa setup ng service mode. Kailangan meron kayong remote control na ganito. Itong remote control na ito, kasama ito pagka bibili kayo ng ano, universal board ng TV. Kung makikita nyo yung anong yun, ito. Yan, yung parang butas na yan, ito. Yan. Kukuha lang kayo ng cashier diyan. At ano, itatapat ko lang ito, hindi ko mahawakan, hawak ko yung camera. Yan. Pipindutin lang nito cashier to eh, yung cashier lang na doon. Para mapindot siya. Ayan. Tingnan ng TV ha, oh. May lalabas yung factory, pipindutin ko. Ayan. Lumabas na yung ano niya. Oh. Pindutin muli. Ayan. Pindut uli. Mawawala na siya. Exit yun. Pero sa unang pindut mo, ang lalabas dyan is, ayan, makikita nyo factory. Ngayon, pindutin uli nyo ng isa. Ayan, nalalabas. Balance. Ngayon, ang gamit naman niya para siya ay bumaba, kung babaguhin niyo, sa kulay ito eh. Huwag tayo dyan, kasi hindi na dapat kailangan ng baguhin niyang color. Isa pang pindot, yan F1, makikita niyo. Face, vertical size, vertical post, vertical line, vertical screen, top, bottom, right, left. Gamit ang navigation key, ito lang pipindutin mo. O kung gusto mo itataas mo yung pace, o gagayin mong 12, ito lang pipindutin mo, yan o. Yung arrow na yan. Ito, yung kulay green na yan. O di, pindutin natin ang arrow papunta sa right. Yan ay 11, magiging 12 yan. O yan, naging 12 na. Kung gusto mong ibalik ko lang sa 11, yun namang arrow left, 11. O yan, ganun lang. Kung sa baba naman pipiliin mo, di itong arrow down, bababa yan. Yan o. Kung gusto nyo ibalik sa dati, tataas yun, di yung arrow up. Ganun lang ang pagpapalit. Ang ano, ang pagsisetup nyan gamit itong ano. Kaya na ang bahalang magtimpla sa size, vertical size, vertical line, alam na nyo na yan. At ngayon kung meron pang ibang settings yan, pipindutin mo lang yung number 1. O pag-ayaw sa number 1, yung number 2. O yan o. O tapos number 3. O yan. Number 4, number 5, number 6. Number 7, number 8, yan o, dito, maan mo kung sa English o ano. Hanggang number 7 lang. Pero wag na ninyo yung baguhin yan, ang kalimit lang binabago dyan yung vertical. Kasi nga pag yan ay bagong labas, bagong gawa nyo, makikita nyo itong ano, may vertical yan dyan. Doon lang kayo mag-adjust sa vertical, number ano yun, number 1. O, 0 yata. Number 1 yata yun. O, yan, number 1. Diyan lang kayo magbabago. Babaguhin nyo yan. Yan. Diyan lang ang babaguhin dyan eh.
Doon naman sa video niyan, kung gusto nyong gagana yung dalawang video niya, may binabago dito rin eh. Number, hanapin ninyo na lang. Number 2. Number 3. Number 4. Number 4, number 5. Ayan, dito sa number 5. Yan, makikita nyo yung AB. Audio video yan. Ilalagay nyo siya sa number 1. Kasi pag inilagay mo sa 0, ang gagana lang ng audio video niya yung nasa likod. Kasi dalawang ano nito eh. Dalawang audio video nito. Isa sa harap at isa sa likod. Kung lalagay nyo siya ng video. Okay? So, yun lang. Sana natukuyan nyo. Ngayon, kung i-exit nyo yan, di pipindutin ulit ninyo ng ano. Pipindutin nyo ulit, i-exit na yan. O, yan, wala na. Okay? Ganun lang mga kaibigan. Sana natandaan nyo. Kung hindi man, ulit-ulitin lang nyo itong video. Okay? Sana natukyan nyo. Yan, so yun lang mga kaibigan ang sira niya. Yung kanyang playback cup. Tumisingaw ngayon, hindi na, maganda na siya. Wala na akong naririnig. So, hanggang dito na lang mga kaibigan at sana may natutunan naman kayo. Shout out na lang sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. So, till next video ulit. Bye-bye.